Before we begin, I just want to clarify that I am making this content not to offend anyone. No, I'm sure kasi may mga ma-offend dito sa topic na to, but I just really found this interesting na I think this is worth discussing. Bakit? Nitong mga nakaraan kasi nakakakita ko, ang dami ko nakikita no ng mga experiences ng mga Filipinos na na-discriminate sa South Korea. Isa sa mga pinakamalala, I think yung hinampas ng bote. At kahapon lang no, may nakita kong kwento na yun yung didiscuss natin ngayon. Anyways, just last year, binalita rin no, na yung Filipino star dun sa Squid Game, kung naaalala niyo yan, si Christian Lagahit, naka-experience din pala siya ng discrimination sa South Korea. Binato raw siya ng cabbage ng isang medyo may katandaan na babae sa mukha habang nakasakay siya sa isang bus. Bawal daw siya doon. Parang ganun. Na-curious ako and research and found out na napakarami nga palang mga ganitong nangyari. Even over the years, dito mismo sa channel na to, marami na tayo naging discussions na ganito eh. Mamaya puntahan natin yan. So ito yung most recent story na nakita ko at gusto ko na pakinggan nyo. Galing ito sa TikTok ni @burnrodil. Bago tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, and hit the notification bell para sa 500 GCash giveaway natin. Sagutin nyo lang yung question of the day sa dulo ng video na to. At ulitin ko lang ha, sana maganda yung ating discussion sa comment below. Sana i-respect natin ang isa't isa dyan. Anyways, let's go. So sabi nila dito sa TikTok na to, no, umpisa pa lang, yung pinagpaplanuhan naming masayang bakasyon, napunta sa wala. I feel discriminated. So matagal na sila mag-asawa pala na nahihilig din sa Korean culture at pumunta sa Korea. At nagpaplano silang pumunta sa Jeju Island. Hindi ko alam yung Jeju Island dahil hindi naman ako mahilig na manood, mapanood din ng mga K-drama. Pero nung nakita ko, ang ganda pala. At talaga namang kahit sino naman gusto yung pumunta. Ang dami gusto pumunta ng Korea dahil napakaganda naman talaga. 12 hours daw silang nagstay sa Singapore dahil connecting flight daw yon. So okay lang sa kanila yun, wala issue yon. After nun, lumipad na sila papuntang Jeju Island. Paglipad nila doon na nag-umpisa yung problema. Ayon sa kanila, na-hold sila ng immigration. Hindi ko po alam yung mga standards sa mga immigration, no? So dahil hindi pa naman ako nakakaalis ng bansa, pero ito yung nangyari sa kanila. May mga tanong daw sa kanila na sinasabi nilang normal lang daman daw na mga tinatanong na mga nagpupunta doon. Kine-question mga bagay-bagay, anong gagawin mo dito, mga ganon. Pero may isa daw silang hindi nasagot. Tinatanong daw kasi nila kung sa ulo nila, yung itinerary nila, kung saan sila pupunta, anong oras, ganon. Diba, pag nagbabakasyon tayo, may itinerary talaga. Ngayon, hindi nila alam, hindi nila kabisado sa utak, no? Sa ulo. Hindi naman siguro lahat kasi talaga ay parang wala naman nagkakabisado ng ganun. Unless ikaw yung nagmamanage, diba? Pero sabi niya may hard copy naman daw. Lahat naman tayo usually may hard copy or soft copy ng itinerary natin. I don't think may kakilala ko na nagsasaulo ng itinerary, no? So at this point, tinanong-tanong na raw siya. Anong gagawin mo dito? Ganyan-ganyan. Play natin tong clip na to. Hindi ko kabisado ang tour itinerary namin. Bagamat ito ay nahaw imprinta na, meron akong hard copy nito. Ang sabi ko sa kanila, hindi ko naman kailangan isaulo ang lahat ng pupuntahan namin dahil na imprinta naman ito. Ngunit ayaw nila maniwala sa akin. Ang pagkakaalala ko, may nasabi akong pupuntahan na Pulse. Pero ang sabi nila sa akin, meron naman Pulse sa Pilipinas, bakit kailangan mo pumunta dito? Meron din akong sinabi na gusto ko kumain ng sanggipsal na authentic. Yung original ba? Na galing mismo sa Korea. Ang sagot nila sa akin, madami naman sanggipsal sa Pilipinas, ba't kailangan mong pumunta dito? Sa mga oras na to, naramdaman ko na nandidiscriminate na ako. Sinabi ko sa kanila, paano ang binayaran kong ticket? Paano yung pinareserve kong hotel? Mababalik nyo ba sa amin kung papauwiin nyo kami ng Pilipinas? Ang sagot lang nila, hindi na namin problema yan. Janik, nakutuban niya na parang, ay shit, nadidiscriminate ako. So tinanong niya daw, paano yung binayaran namin na 70k halo sa hotel? Ang laki ng bayad nila. Hindi birong pera yung 70k, te. Ilang, para sa iba, ilang taon mong iipunin yan, di ba?
Ang sagot sa kanya, ito pa daw ha, medyo na-trigger din ako. Medyo nasaktan ako for them. Hindi na namin problema yan. Napaka-unfair. Feeling ko nadaya ako. Dahil lang sa hindi ko abisado ang tour itinerary, hindi namin pinatuloy ng Jeju Island. Dinetain kami sa immigration ng Jeju Island ng isang gabi. Meron naman silang pagkain pero kinabukasan pa si Nerb. Kaya iba yung gutom ko nung gabing yun. Pinauwi kami sa Pilipinas pero kailangan pa rin namin dumaan ng Singapore kasi wala nga direct flight. Ganun pa din, para kaming kriminal, mayroong mga officer na naghahatid sa amin papunta sa immigration. Then, na-detain din kami sa Singapore ng isang araw. Ngayon lang ako nakaranas na sa dami naming napuntahan na pasyalan na ibang bansa, dito lang bukod tangi sa Jeju Island kaming hindi pinatuloy. Nang dahil lang sa hindi kabisado ang tour itinerary. Kaya sa mga nagpaplanong pumunta ng Jeju Island, magdalawang isip na kayo. Grabe ang pag-discriminate nila sa mga Pilipino at sa mga ibang lahi. Para sa mga kasabay kong mayayaman na bansa, katulad ng mga Briton, Australiano, Amerikano, walang tanong-tanong, diretso lang sila sa immigration. Yun lang guys, ingat. So sa dulo ng video nila, sinabi nila na if kinoconsidered mo daw pumunta ng Jeju, pag-isipin mo mag-iige. Ngayon, marami namang hindi naka-experience ng ganito. No? Marami akong nakikita mga content creators na nag-enjoy naman. So, hindi ko masasabi kung ano talaga yung nangyari doon. Pero yun, ayon sa kanila, yun na-experience nila. Ulitin lang natin ha, hindi lahat ng Koreans, ang daming mababait na Koreans. Siguro lahat lang talaga ng mga bansa, pero lang talaga may mga racist talaga. Miski sa atin, aminin na natin yan. However, yung pinag-uusapan natin is yung discrimination ng mga South Koreans sa mga Filipinos. Naaalala niyo yung issue ni Bella Porch? Nag-trending pa yung hashtag cancel Korea dahil, at kung makikita mo yung mga comments, yung mga ibang bansa talaga nagsaside sa Pilipinas nun. May nagkaroon ng issue si Bella Porch dun sa tattoo niya na nag-cause nung away. Anyways, tapos na yung away na yun, pero yung mga Koreans, sinasabi, nilalait pa rin nila yung mga Pilipino. Ito, kagaya nitong comment na to, poor country, non-educated people, short people. Ganyan yung parang karamihan ng mga comments. Siyempre marami namang mga Korean, sabi ko nga sa inyo, may mga mababait, may mga masasama. Lahat! Parami nag-side ng mga Korean sa Filipinos, sinasabi pa nila yung hashtag na sorry to Filipinos dahil ang racism dapat talaga kino-call out kahit pa sariling bayan mo yan. Importante na kino-call out natin yan. Napakarami pang ganito, no? Hindi ko lang mahanap yung viral video, please correct me ha. Pero may nakita akong video noon na ginagamit, I think sa TV ito, kung hindi ako nagkakamali, ginamit yung salitang Filipino to describe dark-skinned ng mga Koreans. Filipino ka, ganun. Hindi ko lang mahanap yung video, I tried searching. If alam nyo, or kung hindi tama yung nakaalala ko, comment nyo sa ilalim, pakilink na lang sa amin. Anyways, hindi naman lahat ganun, but interested lang din ako kasi parang lagi siyang nangyayari. Lagi ko nakikita, parang there's always an incident na lagi nagva-viral sa TikTok, Facebook. Kaya na-curious ako, and I wanna ask din, if may mga Koreans man dito, if ever, is this something that happens? Nakita ko nga si kay Jessica Lee, yung interview niya doon sa star ng Squid Game. Yung topic ng video niya is, nagdi-discriminate ba mga Koreans sa Filipino? Napakaganda ng mga insight din from a Korean standpoint. Miski ako naman hanga sa Korean culture, dati talaga nanonood talaga ako, nagwawala ako pag K-pop. Lahat naman tayo eh, wala namang masama sa paghanga sa kultura ng iba. Pero I guess, no, imbis na intindihin natin kung ano yung ginagawa nila sa atin, mag-focus tayo kung ano yung gagawin natin sa iba. Ay, ito pala yung mga hindi natin dapat gawin. Ganun pala yun. Hindi pala tayo dapat nalalait ng mga ganito. Kasi honestly ha, sobrang racist natin mga Pilipino. Kung yung mga Koreans racist sa atin, tayo rin kasi talaga. No, growing up, yung mga ginagamit nating salita. Even sa kapwa natin mga Pilipino, may mga words tayong ginagamit. Hindi ko nababanggitin, di ba? Siyempre, not to offend anyone, pero ginagamit natin yan, no? And unless maiisip mo at sasabihin sa'yo na mali yung ginagamit mong adjective yung kapwa mo Pilipino para manlait ng tao, hindi yan magbabago, te. At yan ang reality sa atin mismo. Huwag na tayong lumayo sa mga Koreano, te. Tayo mismo racist and tayo dapat baguhin natin yan. So I really do hope na hindi lang tayo, but the world in itself, no? Magkaroon tayo ng pag-unawa sa bawat isa. Kaya nga nakakatuwa na kahit marami talagang nakakaranas ng discrimination, and I'm so sorry for the Filipinos who experienced this. Maraming Koreano na mababait din talaga na sinasabi, mali ito.
kinokorrect din nila yung mga kapwa nila. So ayun, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. At sagutin to para sa ating 500 pesos question of the day. Sa tingin mo ba talaga na may tendency yung mga South Koreans na i-discriminate tayo, especially sa ating kulay kasi mas darker tayo sa kanila? At as an Asian nation, talagang mas maputi, mas okay sa atin, diba? Naka-ingrain na sa atin yan. May mga naka-experience na ba sa inyo ng discrimination? Not just sa South Koreans, but sa ibang bansa as well. Comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po ang video natin para sa araw na to. Ito si Claro the Third. Ipapaalam.